papo, Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. Narito na si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin nito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, maaari na akong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita. At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas. Ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga matento ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi,
maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak. Pagkatapos ay sinabi, purihin ang Diyos. Purihin ang dakila niyang ngalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel. Sa lahat ng panahon, naway purihin ang banal niyang ngalan, sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakakita ko na si Tobias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. O Halleluya, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ang nang kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon, paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaret. Paano ba natin malalaman ang katotohanan? Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At kapag natanggap natin ang katotohanan, ito rin naman ang magdadala sa atin sa kaligayahan. Tingnan po natin ang mga kwento sa ating pong mga pagbasa sa araw na ito. Sa unang pagbasa, ito ang kwento ni Tobit na nabulag at ipinadala ng Diyos, no, ng Panginoon, ang anghel, Arkanghel Rafael para gamutin ang kanyang pagkabulag sa pamamagitan nitong abdo ng isda. Sinabi niya sa anak ni Tobit na si Tobias na ipahid ito sa mata ni Tobit at manunumbalik ang kanyang paningin. Sabihin niyo nga po, paningin. Wala? Wala na? Tulog na? Sabihin niyo ulit, paningin. Sino ba ang malabo na ang mga mata dito? O sino ba ang bulag na? Dati, no, talagang matitibay ang mga mata natin. Kaya lang, dahil sa patuloy natin na kawalang disiplina sa paggamit ng mga gadget, sa pagtutok sa computer ng maghapon, kaya palabo ng palabo ang ating mga mata. Kaya hindi na natin makita ng malinaw ang mga bagay na dapat nating makita. Sabihin nyo nga po ulit, paningin. So nanumbalik ang paningin ni Tobit matapos din niyang maranasan ang pagkabulag. At sa kanyang pagkabulag, doon din naman lumitaw, no, yung mga bagay na hindi niya alam at doon din niya nalaman o natuklasan yung mga kabutihan din ng mga tao sa kanyang paligid. So yun po sa unang pagbasa, no, yung paningin ay pinanumbalik. At doon din ay nagpasalamat si Tobit sa lahat ng biyaya na kanyang naranasan. No? Nagpasalamat sa Diyos. Samantala, sa ating ebanghelyo, ang sabi po dito sa pahayag ni San Marcos, matapos na magsalita si Jesus sa mga iskriba at ipinaliwanag kung ano ang ugnayan ng Mesiyas kay David, na mismong si David ay umaasa at kumilala sa Panginoon, ang Mesiyas. Bagamat alam ng mga iskriba na ang Mesiyas ay magmumula sa lahi o lineage ni David. Kaya tinatawag nga natin si Jesus na anak ni David. Pero ang maganda din po dito, habang siya'y nagsasalita, ang sabi po dito, at nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Sabihin nyo nga po, nakinig. So dalawang importanteng bagay o ano ba tawag niya? Senses. Tama ba? No. Ang pinaka-importante sa atin ngayon, ang paningin at ang pandinig. Kailangan nito nagtutugma. Kung anong naririnig at kung anong nakikita, kailangan yan tugma para magkaroon tayo ng right judgment o tamang paghatol o tamang pagdidesisyon. Malinaw na paningin at malinaw na pandinig. Mahirap kausap ang medyo mahina ang pandinig. Kailangan mong sigawan. At kapag mahina ang pandinig, eh, pupwedeng mawala ito sa direksyon. Pupwedeng maligaw. At kung kaya naman, minsan, depende rin sa pinakikinggan mo. So sa ngayon, nagtitipon-tipon tayo dito.
Maraming mga deboto ang nagkasama-sama ulit ngayong Biyernes na ito. Nakaharap tayo no sa Poong Jesus Nazareno, umihiling tayo sa Poong Jesus Nazareno. Pero ang pahayag sa atin ngayon, buksan mo ang iyong mga mata at buksan mo ang iyong mga tenga, makukuha mo ang sagot sa iyong dinarasal. Iba rin kasi yung nakikita mo lang. At sa pag nakita mo, pwedeng, kung mata lang, pwedeng magkamali tayo. Kaya kailangan din natin na may marinig na magpapaliwanag. Yun ba talaga yun? Sige, tingnan natin ang sample. Halimbawa po, hindi lahat ng napapanood mo tama. Kasi ngayon, ang bilis nating manghusga. Ang bilis natin kapag may nag-post ng isang video, eh para bang kahit na hindi mo pa naintindihan, nakikiisa ka doon sa kung ano yung napanood mo. Pero hindi mo alam yung kabuuan na hindi mo pinakinggan kung ano ang kwento, kung ano ang paliwanag. O pwedeng napanood mo sa video, may nag-video, may magkasama na, na niyakap ang isang tao, yun lang ang nakita mo. Pero hindi mo napakinggan ano ang kwento kung bakit niyakap. Kaya nagkakagulo tayo eh. Ang dami natin minsan naririnig, pero nakikita mo naman kung ano ang totoo, pero mas pinakikinggan mo kung ano yung narinig mo na po pwedeng gawa-gawa lang, pwedeng kwento lang, imbento lang. Pero meron ka pa rin mata para ikaw mismo ang makakita kung tama ba yung napakinggan mo sa iyong nakita. O na tama ba yung nakita mo sa ipinaliwanag sa iyo? Pero gusto natin umayos ang buhay natin. Tama ba? Yung gustong maging maayos ang pamumuhay, pumalakpak nga po. Kung gusto mong umayos, gamitin mo ang mata mo. Gamitin mo ang tenga mo. Minsan po, no? Nakikita mo naman na, nakikita mo na, ano ang epekto ng pagbibisyo sa katawan ng isang tao. Nakikita mo na yan. Minsan nga, oh. Halimbawa, pag bumili ka ng sigarilyo, anong nandoon sa picture ng sigarilyo? Yung bituka, yung ata, yung ano, sira. Nakikita mo na yan. At ipinaparinig din sa'yo, no, kung ano magiging epekto, pero, hala, sige, yosi ka pa rin. Bisyo pa rin. Tapos, pag nagkasakit na, lalapit ka ngayon sa Nazareno at sasabihin mo, pinaparusahan ka? Eh lahat na ibinigay na ng Nazareno. Ipinakita na sa'yo, ipinarinig na sa'yo, pero ayaw mo makinig. Ipinakita na sa'yo at nakikita mo ano magiging epekto kapag nagloko ka, kapag pumatol ka sa iba. Sa mga nasa abroad, lalo na sa mga nasa barko, nakikita mo na ano magiging epekto kapag nagsugal ka online. Pero minsan mas pinipili natin magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Tapos pag nagka-problema na, ayan na tayo. Yan, iyang sitwasyon mo ngayon. Sige, tingnan mo lang. Iyang sitwasyon mo. Bakit ka nandiyan dyan sa sitwasyon na yan? Baka naman nakita mo na pero nagbulag-bulagan ka. Baka naman narinig mo na. Marami nang nagpayo sa'yo. Minsan nga, useless na, no? Kasi payo ka ng payo, pero nakasarado na ang tenga ng pinapayuhan mo kasi alam naman niya na. Ayaw lang niyang gawin, ayaw lang niyang pakinggan. So wala kang ibang pwedeng sisihin, maging ang Diyos
hindi mo dapat sisihin sa kung ano ang kinasasadlakan mo ngayon. Puldo, ang Diyos, no? Ang Poong Jesus Nazareno, kung masadlak man tayo, madapa man tayo, ibabangon niya tayo. Kung paanong sa kanyang pagpasan ng krus na handa pa rin bumangon, ipagpatuloy ang buhay, ganun ang ating dapat na mapakinggan. Masakit man, no? Pero kailangan natin makita ang katotohanan. Masakit man, kailangan mong marinig ang dapat mong marinig. Hindi ang kung ano lang ang gusto mong makita at ipakita sa iyo. At hindi ang kung ano lang ang gusto mong mapakinggan at kung sino lang ang gusto mong pakinggan. Ang katotohanan, mananatili yan katotohanan. Takpan mo man ang mata mo, takpan mo man ang tenga mo, lalabas at lalabas pa rin kung ano ang katotohanan. Kaya muli, ang katotohanan ang magdadala sa atin sa tamang direksyon. Ang katotohanan ang magdadala sa atin sa mas masayang buhay. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan, ang ating itutugon. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pag-adyos ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan, at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan, lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri, at relihiyon. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang ating mahal na yumao naway humimlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesucristo, kinikilala namin na ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipaghalob mo ang aming ipinapanalangin. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak ka din na paisa, tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat. Buhay na dalisay, pagpapalat, buhay na dalisay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ena ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tugbili naman ng kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
sa pag-ibig mo. Kung buhay mo'y inihalay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Pukong Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ihalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayin niyo po't nawa at gabayan ko. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sampo at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating po na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan, handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 hanggang 17 taon. Sa mga nagnanais, maaari po kayo makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para po sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalaalahanan po ang lahat na huwag maging kampante
Sa banta po ng COVID-19, bagos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.